Hello, good afternoon, everyone. We are now live in MechaniWeb's Facebook page and the YouTube channel. Photoshop 2020 Intermediate Part 3. Okay, if may na-miss kayo session, you can visit MechaniWeb sa Facebook and YouTube channel. And then, makikita niyo doon yung part 1 and part 2. Okay? Ayan, good afternoon. Ayan. Sir Apple, hello po, good afternoon. Good day from Qatar, Sir Irving Cabrera. Ayan. Good afternoon, everyone. If may nami-miss po kayong session, available siya kay MechaniWeb sa Facebook page and the YouTube channel. And then makikita nyo doon yung part 1 and part 2 and you can watch it unlimited, no? Lifetime na siyang available sa ating channels. Okay? And then, kung wala ka pa sa ating MechaniWeb Facebook page and group, inviting you to like, join, and follow para updated kayo sa ating mga libreng webinars. Okay? And then, sa mga wala pa sa Digital Creatives of Philippines, inviting you to join us then. And then, sa ating mga educators, we have Adobe Educators of Philippines Facebook group, okay? And then, para naman sa nakamiss, no, or hindi naka-attend ng ating Adobe Creative Educators Philippine launch, it is also available in MechaniWeb's YouTube channel and Facebook page. You can watch it, no? And be an Adobe Creative Educator. Okay? Yung video is available sa ating pages and channel. Ayan. It just nandito naman siya sa ating mga groups. So, scroll down lang kayo makaunti. Yan, makikita nyo naman ito. And then, click nyo lang para sa mga na-miss itong webinar na to. Ayan. It's only 50 minutes lang ata. Ayan. So, super short na webinar lang. And then, we'd like to thank sa mga sumama sa amin kanina sa adapting to new workplace with Miss Tiny via LinkedIn. Ayan, thank you sa mga nag-join sa atin kaninang 2 p.m. No? So, kaka-end lang natin ng ating live in LinkedIn. Okay, kung gusto nyong panoorin yung session na yan, you can watch it in LinkedIn. Just connect with Jomark Bakiran. Makikita nyo yan sa kanyang timeline and the YouTube channel, no? Jomark Bakiran. Nandun yung replay niyan. Sa mga team replay, dun nyo makikita yung mga video na yan. Or session, no? Okay. And then on Monday we have July 27, no, Monday. Tama ba? Yep, July 27. On July 27 we have a part modeling and the three, and basic 3D printing
using Fusion 360. So if you're interested, register lang kayo, and then ayan sa ticket section, kuha lang kayo ng tickets, and then fill up nyo lang ang ating Google form. Yan, then once done, you're ready to go and attend our session. So that's on Monday at 8 to 10 p.m. And of course, para maka-follow along kayo, huwag kalimutang i-download ang Fusion 360. Meron tayo ditong link, software link. Ayan. Okay. And then, we also have Adobe Photoshop User Group Philippines sa mga wala pa. Sa mga hindi pa nakaka-join doon, inviting you to join our group. Okay. And then, sa mga interested for Adobe certifications, you can contact us. Ayan. You can contact us if you're interested to take the Adobe Certified Associate examination. Okay. And then, if you have questions along the way, itabi nyo lang yan. And then, during break, sasagutin yan ng ating instructor. Okay, so this session is part 3 na, no? Ang ating session today ay part 3 na. So, ang last session natin is on July 31. July 31 at 4 to 6 p.m. Okay? Link. Okay. And then, abangan nyo rin pagkatapos ng ating Photoshop 2020 Intermediate Workshop. Magkakaroon tayo ng Basic HTML and Dreamweaver. Ayan, sa mga interested, stay tuned lang sa ating Facebook pages and YouTube channels. Okay, ayan. Good afternoon, Jersey. We miss you. Ang tagal mong nawala, ah. Okay, let's add Sir Ronel. Good afternoon, Sir Ronel. Ng hapon po. Magandang umaga naman dito.
Ayan. Ayan na. So, good morning po and good afternoon sa mga taga-Pilipinas and sa mga panig ng mundo. And good morning naman dito sa amin, 11 o'clock here sa Saudi Arabia. So, welcome back sa ating Photoshop Essential Training, Part 3. 1, 2, 3. Yeah, Part 3. So, welcome. Welcome po. So, sa akin na ba, ma'am? Ang yes, floor? Sir. Go ahead. So, ayan. Sa akin na po yung floor. So, magsasama po ulit tayo ng 2 hours approximate. So, welcome po sa ating Part 3 ng Photoshop. So, kahapon, o last part to natin, tinakal natin more on about dun sa ating okay, babalik ko lang sa ating ayan. More on dun sa ating blending mode. Tapos sa tinakal din natin ng kaunti yung nasa filter, katulad ng filter gallery, tapos mga camera raw filter, lens correction, liquify, vanishing point, and so on. So ngayon po ay i-review natin ng kaunti yung sa filter para i-connect natin sa ating session ngayon. And as promised, sabi ko, baka magkaroon tayo ng Photoshop or photography or photographers. Pero ngayon po, itatakal rin natin yung naiwan natin sa filter para konti na lang itatakal sa Photoshop or photography, just in case. So, meron po tayo sa filter. Ayan. By the way, sa mga bago po, good morning and welcome po sa ating session sa online sa ating live streaming ng Photoshop Essential Training. So, sa mga bago po, pakibalikan lang po uli yung ating mga previous videos para makakonect kayo just in case po na hindi kayo nakapanood. So, pero kung babalikan nyo po, mamaya na lang, pag natapos na natin yung session natin. So, ayan. And good afternoon. Good morning kay Sir Apple tsaka kay Sir Jomar. Ayan, nasa chat room sila. Okay, so go tayo. So sa filter gallery po ay naandun yung mga common, mga different item na pwede nyo pong gamitin sa composition ng Photoshop. Ayan, naandun yung artistic, so mamimili lang kayo kung anong gusto nyong mga effects. Tapos pwede nyo pag-combine-combinein itong mga item na to. Halimbawa, sample. So, lagay ako ng new layer or something na kopyahin ko na lang to. Then, filter, lalagyan ko ng noise. Sabi natin, add noise. Ayan, damihan ko. Ayan po. Then, sabihin natin filter. Then, filter gallery. Pwede natin lagyan ng effect. Halimbawa, ayan, ay yung noise natin. Halimbawa, brush stroke. Ginawa natin angle stroke. Ayan siya. Oh. Crosshatch. Ayan, makakagawa kayo ng mga item. Katulad po ng pantalon, texture ng pantalon, pwede kayong gumawa. So, mga ganong case po yan. So, more on ano po yan. Explore nyo lang. Then, kung saan nyo magagamit, ayun, gamitin. So, ganun lang po. Kailangan natin i-explore. Hindi sapat po yung nakita lang natin na nandyan siya. Explore natin kung ano yung capabilities ng mga filter gallery. Kasi doon po kayo matututo. Hindi lang yung napanood natin, yun lang pala yung gamit nun. No. May mga, ano po yan, in-depth pa rin, lalo na kung gagamitin nyo. So, iba po kasi yung pinapanood ninyo, iba rin yung kayo yung nagdi-discover o kayo yung tumitingin kung ano yung effect niya. So, ganun po yung case natin. Okay, so much for that. Balik tayo sa ating naputo na session. So, unahin po natin yung adaptive wide angle. So, ginagamit po yan kapag ang shot natin ay medyo alanganin o distorted, mga ganun po. So, ayan po. Pag binukha yung adaptive wide angle, lalabas po itong scaling, tsaka focal length, tsaka crop factor. Tapos may correction dito. Ayan, fish eye, auto, full spherical. So, in case po na gusto nyo gumawa ng some effects, pwede pong gamitin yun. Check po natin. So, assuming natin, meron tayong ganito. Ayan. Tapos, i-open ko siya. Filter, adaptive wide angle. Ayan, pwede nyong i-correct, iayos, or bigyan ng some effect kung gusto nyo. Halimbawa, ganyan.
kunyari distorted yung ano nyo, yung pagkakashot, medyo nagra-round. So pwede nyo i-correct dito sa adaptive wide angle natin. So meron dito yung fish eye correction, meron yung perspective correction. Ayan siya, oh. So, ayan. So, explore nyo lang po. Kasi sa ngayon, maaaring hindi natin makita yung usage niya. Pero kung i-explore ninyo with your own photo, eh makikita nyo ngayon yung kung ano yung kalalabasan. So, meron dito sa kabila, polygonal constraint. So, inaayos lang naman siya kung ano yung check natin. Ayan, tapos sa move. Parang inaayos yung line distortion and something. So, ganun lang naman siya pwede yung gawin. Ayan. So, ayan nyo, inaayos na yung picture niya kung meron may nakitang distortion. Kung wala naman, hindi na kailangan gamitin. Ayan. So, nandiyan lang yung tools. Sunod po ay meron dun tayo tinatawag na camera filter, raw filter. So, pag binuksan po natin yan, ang laman sa loob ay ito. So, pwede nyo baguhin yung clarity ng image. Kung gusto nyo i-adjust pa ng todo, ayan siya. Oh. Nag-sharp siya. Nag-blur, nag-sharp. Kung medyo pagi o haze, yung maraming parang buga ng init ng araw, haze, dehaze, pwede nyo tanggalin yung ano na yon. Parang pagi ang dating nun eh. Pwede nyo tanggalin dyan. Vibrance, pwede nyo i-adjust. Saturation, pwede nyo i-adjust. Ayan. So, yan yung mga possibilities na pwede nyo gamitin. Exposure, kung masyadong dark, pwede nyo i-lighten sa exposure. Ayan. Ano lang yan? Parang, ano rin, common tools din ng Photoshop. Kaya lang, more on ginagamit siya sa raw file o raw image. So, ano ba yung raw image kumpara doon sa common image? Ang raw file po ay raw image na tinatawag is yung pong direct tang nanggaling sa camera. So, merong dalawang picture na nanggaling sa camera. Yung pong JPEG, tsaka yung hindi ko matandaan yung extension ng isa. Yung po yung isa na yon yung tinatawag na nating raw image. So, pag binuksan mo yung file na yon sa Photoshop, direkta po siya mag-o-open dito sa camera raw. Ayan, para for adjustment. So, ayan siya. So, meron din siyang curve adjustment. Ayan. Ayan. So, katulad din yan yung mga tools sa Photoshop. Nandun din itong mga ito. So, effects. Ayan siya. Yung grainy. Ayan siya. Vignette. Kung gusto mong napasobra yung vignette mo or gusto mong dagdagan. Ayan po. Geometry. So, ayan. Explore nyo lang po. Kaya lang, mas maganda gamitin sa camera, sa raw file para kitang-kita yung adjustment. Ibig sabihin ng raw file o raw image, hindi pa siya nako-compress talaga. O, kaka-cancel ko na siya. Ayan. Sunod po ay lens correction. Ang lens correction po ay normally ginagamit sa maraming item. For example, may kinuha na kayo ng picture na distorted yung image. Katulad po ng verticality ng building, gusto nyo i-preserve. Kung minsan na pag nag-picture tayo, wala na yung verticality niya. Just in case lang po na gusto nyo i-maintain yung verticality. So, ano ba yung tinatawag natin vertical? So, balikan po natin yung vanishing point kagabi. So, kahapon ay, balikan natin yung vanishing point, yung tinakal natin noong part 2. So, part 3 tayo ngayon. Tinakal natin yung 2 point, tsaka yung 1 point. Gawin po natin 3 point. So, sa photography, kapag nag-shot po kayo ng mataas sa building, nakatingin kayo sa taas. So, ano ba, tinututukan mo ng camera, ng lens, yung top ng building, nasa ibaba ka, ang mangyari po niya, magiging tatlo na yung perspective natin. Yeah, I mean yung vanishing point. So, pakita po natin. So, halimbawa po, ito yung building sa taas. Ito, dito ka itong, ito yung point ng, pakita natin, brush. Ito yung point ng, ano natin, ito. Ayan. Ito yung point mo ng camera, doon ka nag-lens. So, kapag nag-project po tayo dyan, halimbawa, ito yung line. Ito yung kinukuha mo ng building. Ayan. 1, 2. Ito, kunyari, ito yung point ng camera mo. Kinukuha mo yung mataas sa building. Ayan po yung magiging dating yan. So, vanishing point doon and vanishing point dito. Ayan. Lahat po magbabanish yung point na yun doon sa building mo. Ayan. Distorted na po yung aking building nito. Ayan.
ito na po yung horizon. So, ito yung building mo. Kailan nakaparang fisheye na yung dating niya? Pakita natin. Ano ba yung sinasabi niyo, sir? Ayan po yun. Ito pa yung kabila. Kabilang side. Ayan, no? So, halimbawa, buksan po natin yung ating building. Ito po, ayan. Kasi nakatutok ka sa taas, kaya ang dating ng image mo, itong building, is 3 point. So, yung point nito, papunta dun kung saan nag-merge yung line. Yung itong kabilang line. So, papakita po natin na ano ba yung 3 point na tinatawag. Ito yung vanishing point ng isa. Ito yung vanishing point ng pangalawa. And ito yung vanishing point ng pangatlo. Ayan. So, kaya po naging parang patatsulok yung building. 3 point po ang tawag doon. So, kung minsan po, kinakailangan nating i-correct yung image. So, dyan na po papasok yung tinatawag nating camera correction. So, filter, lens correction, or lens correction, ayan. Tapos, naka-auto correction po yan dito. So, meron tayong custom, pipindutin natin yan. Lalabas po itong remove distortion. So, pag i-minove natin yung slider, halimbawa dito, ayan po siya, oh. So, meron, minsan nag-shot tayo ang picture natin parang ganyan, naka-curve. So, ito po yung pang-correct. Ito yung geometric distortion. Sa baba naman yung transformation ng vertical tsaka horizontal. Ayan siya. Ayan. Kinorek ko na yung building kasi kung minsan, mas magandang naka-vertical siya. Lalo sa mga architecture, gusto nila ano, vertical, yung verticality ng building is makita. So, parang ganun din sa photography. Sa Photoshop. Ayan. So, kaya kinokorek ko lang po yung vertical niya. Ayan siya, oh. Kung kailangan niyo lang po. Kung hindi naman, di fine. Ito naman yung show grid sa baba. Ayan. Para yung alignment mo ng building is makita. So, katulad dito sa side na to, medyo nakakarve yung building mo dito. So, gamitan natin ang distortion. Ayan, oh. Tinutuwid niya. Ayan siya, oh. So, ganun po yung case ng ano ng lens correction natin. Ayan. So, ayan, na-correct na natin dito sa side. Ito, medyo okay na rin dito. Kasi kung titignan yung vertical na dyan. So, pa-check pa natin sa taas. So, hindi ko na makuha, no? Scaling natin. Ayan, para kita yung building talaga. So, ayan, nakita niyo yung kinorek na angle. Ayan siya, oh. Ang laki ng distortion. Tapos, natuwid na natin yung building. Ayan siya, oh. So, yan po tinatawag nating lens correction. Kinuha natin yung verticality tsaka yung horizontal. Tapos, counting distortion or geometric distortion. Kinorek natin yung tamang perspective ng building. Ayan siya, oh. Ayan. Then, i-crop nyo na lang. Or, i-scale nyo na lang ulit para ma-occupy yung space. Ayan siya. Ayan. So, corrected na yung building. Dito medyo kinulang siya ng konti. Pero okay, minor na lang yan. Ayan. Baba ng konti. Ayan. So, ayan po yung na-correct na image. So, pakita natin. I-save ko muna. Save as. Computer. Sabi natin, distortion. 3A. Ayan. Tapos, buksan natin yung isa. So, open. Para makita natin yung difference nila. So, ayan. Ah, sorry. Di pala yun. So, balik na natin ito sa dati. No. Ayan. Then, open natin. So, yung 3A, ayan po yung difference ng dalawa. So, ito yung isa. Balik, i-overlay natin doon sa corrected. Ayan. So, ayan po yung difference ng nila ng difference ng image natin. So, nasa inyo naman yung kung gusto nyo ma-retain yung ganito. Pero kung gusto nyo i-correct, ito po yung ginawa natin. Ayan. So, ganun po yung camera correction, lens correction na tinatawag. So, back tayo sa ating filter. So, isa pa. Filter, lens correction. So, meron naman tayo dito tinatawag na punta tayo yung custom para makita natin lahat. Ay, chromatic aberration. So, ano ba yung tinatawag nating chromatic aberration? So, ito po yon.
haba. Ayun. Known as color pringing or dispersion. Yung ano niya, is a common problem in lenses which occurs when color are incorrectly refracted. Ayan. So yun po yan yung mga shot na nakikita natin sa mga edges ng ating subject. Nagkakaroon ng mga red tsaka bluish mga line. So check po natin kung ano yun. Open natin to. Open natin. Chroma. Ayan, chroma. Okay. Ayan po yun, oh. Ito, nakikita natin sa image, merong mga red line or magenta line or combination ng both color. Ayan siya. Yan tinatag na chromatic aberration. Ito, which is in natural, hindi naman ganyan yung kulay ng ibon, pero nakita natin sa side, merong mga kulay na parang magenta. So, ayan po. I-correct natin. Ito naman kabila, ayan, yung puno naman, ay yung ito, yung mga branches, ayan, meron din yung mga magenta line ito sa gilid. Ayan. Ito rin sa kabila, ayan, tingnan natin ito, ayan, meron din, no. Yung nga lang po, itong image natin ay medyo low resolution, kaya hindi natin alam kung makukuha pa natin i-change. Kumaga po, hindi na kasi original itong picture. Pero just in case na ma-meet niyo po yung item na ito, ito po yung gagawin ninyo. So, i-duplicate ko lang po yung layer. Ayan. Filter. Lens correction. Custom. Then, ando po yung chromatic aberration. Ayan. Pix red, cyan fringe, or pix green, magenta fringe, or pix blue, orange, yellow fringe. So, kung ano yung kulinarya na gusto nyo tanggalin, ito i-adjust nyo dito. Ayan. So, sa ngayon po ay hindi natin makita kasi low res na po yung ating picture. Pero yan po yung pang-adjust natin. Ayan. So, hindi gumagalaw yung image. Check natin dito sa ano. Ayan. Medyo low res na kaya hindi natin magalaw yung image. Ayan na. Kino-correct niya. Mas maganda po kung naka-raw image pa yung file ninyo, makukorek po yan. So, dito hindi naman masyadong makorek. So, yan po yung tinatawag natin chromatic aberration. And sunod, mag-open po ulit tayo ng panibagong picture. Minsan naman, may na-open tayo, may nakuha tayong shot ng picture. Masyado pong nakikita yung tinatawag nating vignette. Yung vignette po yung darkening or whitening ng corner. So, nangyayari po yan sa camera. Ayun. Kapag, hindi ko lang kung paano nangyayari sa camera, sa lens. Pero, check natin. Vignette. Hindi ko nakita sa dictionary. Anyway, yun po yun yung ano. Pag minsan nag-chat tayo, nakita natin nagda-dark yung mga corner, ayan. So, yun po yung vignette na tinatawag. Ito, may vignette din, ayan, nagda-dark. So, i-reverse natin. Nung minsan, naglagay po tayo ng vignette pamamagitan po ng blending mode. Ngayon naman, tatanggalin natin yung vignette ng picture. So, meron kasing mga client na ayaw nung nagda-dark yung mga edges o yung mga corner. So, yun po yung vignette na tinatawag. So, check natin. Filter, lens correction. Andito po yon sa custom. Then, ito po yung vignette. Ayan po. So, pwede nyo tanggalin. Ayan. So, nagda-dark siya. Ito naman, nagla-light. Ayan. Ayan, natanggal na yung edges. Oh. Tanggalin natin yung show grid. Ito na yung original. Ito. Yung binago. Ito. Natanggalan natin yung vignette sa mga kanto. Okay natin. Ayan. Isa pa. Ito. Pero ito pong trademark dito, hindi natin matatanggal yun. Hindi na po matatanggal ang vignette yan. So, another attempt. Filter, lens correction, custom, tapos vignette. So, dark pala. So, vignette pa rin ang lighten. So, ayan po, tinatanggal yung vignette natin. Ayan. So, original. Ito yung bago. Ayan. So, ganun po yung pagtanggal ng vignette natin na tinatawag. So, off na natin.
And meron namang scenario na yung vignette ninyo ay kulay puti. So, hindi lang ako nakapag-prepare ng picture, pero try natin. White vignette. Ayan. Ayan po yun, no? Mga nagwa-white. Katulad po nito, ayan, kulay white. So, tatanggalin natin ngayon. Save image as. Ayan. Okay, open natin yung picture. So, reverse naman po ito. White naman yung vignette niya. Ayan. Kaya lang, low res na naman. So, try natin. Filter, lens correction, auto or custom, then vignette. Padark naman tayo. So, ayan po. So, hindi na makuha kasi masyadong maliit po yung picture natin. Ayan, no? Pixelated na. So, hindi na makuha. Pero ito po yung pang-adjust naman. Papuntang dark naman siya. Ayan. At least, nabawasan na konti. Ayan siya. Okay natin. So, yun po yung dalawang klase ng vignette. Yung puti, tsaka yung nagiging black. O nagbablock. Ayan. So, go tayo sa another topic. Ano natin? Chroma, tanggalin natin. Then, yan. Okay. So, tanggalin ko na po itong perspective na pinakita ko. Pero kung gusto nyo mong pag-aralan, abangan nyo po yung ating visual graphics. Visual graphics module. Okay. So, next topic or next filter, lens correction. Oh, okay na pala. Natapos na natin yung tatlo doon. Yung adaptive, medyo hindi natin nagalaw. Ah, isa pa, sa lens correction po. May mga images po na na-shot ninyo na hindi tama yung tinatawag nilang ano, yung horizon. Katulad po nito, pakita natin. Yung horizon po ay hindi pantay. Ayan, oh. So, tagilid. So, gamitin niyo po ng lens correction para makorek. Or pwede rin dito actually. Control, tanggalin niyo po yung lock dito. Ayan, oh. Tanggalin niyo lang yung lock. Control T. Magawa lang po kayo ng guide. Ito yung guide natin. So, paano ba ginagawa yung guide? Ganito po yung paggawa ng guide natin sa Photoshop. I-add na rin natin sa topic. So, kapag wala po yung ruler sa edges, hindi kayo makakagawa ng guide. Kung meron ng guide na existing, kung kunyari may nag-save na ng picture niyo, nilagyan ng guide. So, mag-appear yun. So, control, check natin. Ayan. Okay, wala pa. So, punta kayo ng window, tapos, view, tapos ruler. Ayan na po, nagkaroon ng ruler sa gilid, top and left. Tapos, tutukan nyo lang po yung ruler, magbabago po yung cursor ninyo. Kapag nagbago na yung cursor ninyo, from move tool, nagiging arrow, click and drag yung ruler na yon. Ayan. Ayan na po yung guide natin. So, tapatan nyo lang yung horizon na gusto ninyo doon sa picture. Ayan. Sa left side po naman, kung gusto nyo lagyan nyo ng guide, ito rin naman yung. Tutukan nyo lang ng mouse. Pag nagbago yung cursor ninyo, click and drag, ayan na po yung natin, guide. So, ginagamit po namin yung panagli-layout. Yung guide na yan. Kung gusto nyo tanggalin, click nyo lang po yung guide. So, ayan. Tapatan nyo lang ng mouse. Pag nag-iba na po yung itsura ng mouse, yung cursor ninyo, click and drag, pabalik sa ruler. Ayan. So, ito po yung target natin. So, sabi natin, tanggalin yung lock dito, lock icon sa layer, tapos control T, ikutin nyo na lang. Hanapin nyo yung tamang horizon ng ano nyo, subject. Ayan. Medyo umu-okay na siya. Ayan. Then, press enter. Ayan na po. Tapos, i-crop nyo na lang para mawala yung mga white sa gilid, yung mga empty space. So, ang crop naman, letter C sa keyboard. Ayan. So, crop natin. Crop sa kabilang side. Crop sa bottom part. Crop sa taas. Ayan. Corrected na po yung picture ninyo. Tuwid na yung horizon. So, paano naman kung gagamitan natin ng lens correction? So, buksan uli natin yung picture. Ito po yon. So, tanggalin na lang muna natin tong guide. Ayan. So, ito, yung image, yung layer natin. Then, punta kayo ng filter.
Select nyo lang yung layer, then punta ng filter, lens correction. Ayan. Meron kayo makita dito sa taas, left part o left side. Meron doon drag toward away from the center para sa distortion yon. Yung isa naman ay drag line to straight, to straighten the image. So, kiklik natin po yung pangalawang icon mula sa taas. Tapos, click and drag doon sa horizon line na gusto mo. Click one. Tapos, drag mo sa kabilang side. Kunyari, ito yung horizon na gusto nating i-correct. Tapos, release niyo yung mouse. Kaya, tutuwid na yon. Then, done. Okay. Ah, ganun lang po kabilis yung tinatawag nating lens correction. Ando natin. Duplicate natin para makita natin. Kaya, filter, lens correction, click yung pang-straighten tool natin, click dun sa kanto, kung nasaan yung kanto ng horizon mo, papunta sa kabilang side, pag nakita nyo ng, yung kanto ng kabilang side, click, kaya, then, release yung mouse, kaya na po, then okay natin. Check natin, ito po yung original image, ito yung corrected image. So, gano'n lang po yung paggamit ng lens correction para sa pag-i-straighten ng ating image. Ayan. So, tuloy. Ayan. So, next topic, punta po tayo ng 3D tools. Ayan. So, hindi po itong 3D na to ha, yung 3D ng workspace natin. So, create tayo new file. Ayan. So, dito po tayo gagalaw ngayon sa new drawing. So, ang target natin ay mag-create ng 3D na text. Ayan. So, check natin. Bago po yun, pumunta kayo ng window. Tapos, palitan nyo po yung workspace. Kunin nyo yung 3D. Ayan, magkakaroon kayo ng additional dialog box. Ayan, yung 3D dialog box. Ninyo, narito na. Ayan. Ayan. Tapos, create tayo ng text dito ngayon. So, lagay tayo ng text, letter T, keyboard. Tapos, sabihin natin Adobe. Adobe. Ayan. So, palakay natin para medyo makita sa screen. Ayan. Meron na tayo. Sunod, punta po kayo ng menu sa taas. File, edit menu, image menu, layer menu, hanggang sa 3D menu. Pag-click nyo po ng 3D menu, meron dyan kayo makitang new 3D from layer file. Puntahan nyo po yung new mesh from layer. Then, ito. Kunin natin yung postcard. Ito pong mesh preset, pwede kayong magdagdag ng 3D sa ating space. Halimbawa, donut. So, magkakaroon po dyan ng 3D item. Ayun yung donut ninyo. Ayan. Yung Adobe, yun, inilagay nyo doon sa donut. Ayun siya. So, ayan. Tapos yung dimension niya, narito lang sa space natin sa 3D. Ayan. Hanapin nyo lang yung, halimbawa, dimension ng donut. Ito. I-click nyo lang yung mga properties niya dito. Makikita nyo yung mga dimension dyan. So, mesh. Check natin. Although, hindi naman natin kailangan sa screen. Kailangan lang natin kasi yung text. Pero, titingnan na rin din natin. Hanapin natin yung dimension. So, glow, ito yung materials niya, ayan. In-apply niya yung materials niya sa Adobe. Ay, in-apply niya yung Adobe na text dun sa donut. So, target natin yung text lang. So, balikan natin ulit. Ando natin. Pinakita lang natin na meron siyang preset na mga images o na mga 3D. Halimbawa, cube. So, ayan. I-apply niya yung Adobe dun sa cube. Ayan siya. Oh. Then, paikutin niyo lang yung screen natin. Ayan po yung cube natin. Ayan. So, naka-ano yata siya. Naka, ayan o. Oh, maraming item. Ang naiikot ko yung mismong surface. Ando natin. Kulit ni sir eh. Sabi yung text 3D tayo eh. Dagdag ng kung ano-ano. Ayan. Balikan natin. So, Adobe, balik tayo sa 3D menu. Then, new mesh from layer, kunin natin yung postcard. So, ito na po yung 3D na text. Ayan. Then, ikot natin. Ayan na po. Ah, naka-plane pala siya, no? Tama. Mali yung nagawa natin. Ano ulit?
So, ulitin natin yung ating procedure. Ayan. So, ayan yung text. Ilakihan ng text. So, enter. 3D. So, hanapin natin yung, ayun, new 3D extrusion from selected layer. So, click po natin yun. Dito ako nakapag-concentrate kanina. So, ito yun. Tapos, wait nyo lang na konti. Ayan. Ayan na po yun. So, ikot natin. So, pag iikot ninyo, so, wala pa akong ginagalaw ngayon. Iikot ko muna yung ating, ito. Ang nakita nyo nag-iikot is yung object. Ando natin. Ayan. So, what ipang iikot natin mismo yung scene? So, meron tayong item dito. Ayan. Orbit the 3D camera. Dito po sa left side. Ito, may tatlong item dyan. Yung pan. Pag kinilik nyo yung parang cross, panning yon. Pag kinilik nyo yung parang arrow, dolly naman yon, yung zoom in, zoom out nyo. Yung isa ay i-orbit nyo yung camera. Ayan. Pero kung nag-orbit kayo, mismo dito sa scene, ang mag-orbit dito ay yung Adobe mismo. So, yun po yon. So, ayan yung Adobe natin. Pan natin ng konti. Ayan. Ayan. Ayan na po yung Adobe natin. So, papaan natin una muna is yung depth ng extrusion. Papaan natin papaltan. So, narito po yung sa layer. Ayan, 3D. Ano po yung text natin? Adobe. So, double click nyo lang or click nyo lang. Lalabas yung mga properties nyo dyan. So, hanapin natin. Ito yung ilaw. Ito naman yung material. Ito naman yung mesh. Ayan, makita nyo sa mesh, ito na yung ayan, extrusion depth. Ayan, negative, positive, forward, negative is forward, positive is backward. Ayan, yung kulay ng text ay ito. Palitan natin kunyari ng blue, ayan. Ayan. Kung gusto nyo lagyan ng material, so meron tayo ditong check natin yung material. Cast shadow, kung gusto nyo lagyan ng shadow, ayun, may shadow tayo sa backside. Ayun. Cut shadow, kung meron ng another object diyan na pwede nyo lagyan ng shadow yung inyong item o inyong layer. So, ito naman yung mga tinatawag nating i-deform bawat item, isa-isa. Ito naman yung i-deform din. Bawa, iaayos mo yung beveling niya, ayan, ito naman yun. So, mamaya natin puntahan yan. Unahin muna natin yung material. So, sa materials, ito, 1, 2, 3, 4. Pangatlong item, ay ito na yung materials natin. Click natin to. Ito po yung mga available na materials. Ayan, marami po yan. Ayan, kunyari bricks. Kaya po, mag-iiba na yung kulay ng ating Adobe. So, ikutin natin. Ayan po yon. Zoom natin. So, ayan yung Adobe. Oh. Nalagyan na ng material. So, yung materials naman, pwede nyo pong adjust yung texture niya. So, hanapin nyo lang po dito yung sa ano natin. So, balik tayo sa materials. Ayan. Meron dyan makita kayong texture size o texture scaling. So, density. So, refraction, meron din dyan pong ano, kung gusto nyo lagyan ng parang nag-glow siya, ayan siya. Yung parang metallic yung dating niya, kaya lang Adobe yung kulay, yung ano natin, texture, kaya hindi siya mapapaltan. Pangit lagyan ng metallic. Ayan. So, check pa natin. Hindi ko nakita yung scale, pero nandiyan po yung scale, mamaya makita natin. Subukan natin ang kahoy. Ayan, glass na lang. Ayan, oh, parang glass yung ano niya. Ayan, transparent na yon. So, parang pangit. Hanap tayo iba. Hindi natin makita masyado. So, okay, ito naman. Ayan. So, ang tanong dito, what if may bago tayong materials na gusto natin gamitin? So, check natin. Ayan po, edit texture. Ayan, yung texture. Pwede siyang mag-edit ng texture dito. Okay, medyo nakamesh siya. Huwag muna nating galawin siya. Ayan, new texture.
Ayan, naghahanap siya ng texture ngayon. Ayan, kukulayan mo ngayon yung parang UVW mapping, yung map UV mapping ang ano dito. So wala tayong preset na para doon, check natin uli. So hanap tayo ng ibang item. Ito naman ay grass. Ayan, yung gilid naman dito, so hina-highlight natin na 'yon. Pwede niyo palitan yung ano niya, yung kulay niya doon. So meron tayong interior color. Subukan natin 'to. Ay, magenta rin pala, ano. Ayan, napalitan. Subukan natin blue. Napapalitan yung loob. Check natin yung iba pang item. Yan, front material. Ito yan. Extrusion material. So, click natin extrusion. Ayan siya, kulay ano na. Tingnan natin blue. O gawin natin green din. Cancel natin. Gawin din natin green. Ayan. So, extrusion material, ito. Ito po sa layer, ha, nakita niya natin. Kanina naka-highlight tayo sa front. So, extrusion naman tayo. So, click natin to. Click natin to. Ayan, nagbago na yung materials natin. Yung likod, hindi pa nagbabago kasi hindi pa natin kiniklik dito yung back. So, yung back niya na ano pa rin, kulay magenta. Ayun, no? So much for that. Yan po yung ating 3D sa ating Photoshop. So, ulitin natin ang isa pang segundo. Ayan. So, pag isa-save yun na, so, save file, save as, tapos save to computer, lagay natin ay JPEG. By the way, hindi nyo masisave siya ng parang 3D na ilalagay nyo sa another 3D software program or 3D program. Hindi po ganun yun. So, lagay natin 3D text. Yeah, save. Ayan na po yung 3D text natin. So, buksan natin. Op, no, then open. Ito na yung 3D text natin na ginawa. Ayan po yung Adobe. So, magandang gamitin lalo sa mga picture. Ayan, pwedeng gamitin. Okay, pasagasaan natin uli ng isa pa. Pasagasaan tuloy, ano? I-discuss pa natin ng isa pa. So, new layer, ayan. Create. I mean, new document, create. So, bago po yun, kung minsan nag-error po yung 3D environment natin ito, workspace. So, bakit? So, ito po yung procedure. Punta po kayo ng edit. Then, punta po kayo ng preference. Ayan siya, preferences, general. So, puntahan nyo po yung performance. And be sure po na active itong use graphic processor. Ayan. Be sure po na naka-check yan. And i-check nyo na rin po yung advanced settings. Ayan, be sure po na naka-check itong tatlo na to. So, kahit hindi na to, okay lang. Sa mga ano po to, mga malalaking resolution na images. So, kahit active yung tatlo na to. So, naka-advanced mode, naka-active yung tatlo na yon, then okay, magagamit nyo na po yung 3D. Kung hindi po kung hindi nyo po naka-check to, ayan, naka-check, naka-uncheck siya, okay natin. Pag ginamit natin yung 3D space, balik natin sa essential, then 3D, nagkakaroon po yan ng warning. So, check natin. Lagay tayo ng text. Sabi natin Photoshop naman. Ayan. So pagka ayan, nakaselect yung layer, hindi siya active yung 3D dito kung mapapansin ninyo. Windows, Workspace, naka-active yung 3D dito. Tapos pag 3D dito, ayan, nakita nyo po yung toolbar nyo, hindi siya naka-active. Naka-mesh out lahat, naka-grade out lahat. Kahit i-select natin yung layer natin, ito yung Photoshop natin, yung text layer. Kaya kahit i-resize natin para lang malaman natin na active yung layer, pag tingin natin yung 3D natin, naka-off po lahat ng layer. Ayan siya. Pero naka-workspace natin, naka-3D. So, ito po yung resolve doon. Punta po kayo ng edit, menu, then preferences. Then punta po kayo ng
performance, activate nyo po itong graphic processor, i-check nyo yung advanced settings, and i-check nyo lang lahat na to. Then okay uli. Back tayo sa 3D. Ito na po, active na uli yung mga command natin. Yung bank item, hindi siya active kasi hindi pa natin ginagalaw yung 3D. Wala pa tayong 3D element. So kapag nagkaroon na tayong 3D element, kaya new 3D extrusion from selected layer, mag-a-active na po yung ibang menu. Yan. Filter or 3D menu, active na po itong mga to. So generate UV, mag-generate siya ng parang mapping dito. Ayan siya. When used generate UV, all mesh material texture will be flattened. So okay po natin para for the sake ng discussion. Ayun, nag-generate siya ng UV. Hindi lang natin nakita kung nasaan. Check natin sa materials. Ah, hindi natin makita yung UV. Ayan. So, new tile, painting from layer. Ayan siya. Oh. Inactivate niya yung tatluhan naman. Mamaramihan naman. Undo natin. Undo. Ayan. So, check nyo lang po itong mga item dito na pwede nyo magamit. Sa ngayon, no? Paint target texture, height, opacity, printable area, paint system, projection. Pag inactivate ko, kasi baka maghang yung aking, ano, malababa lang po aking graphics card ng PC. Kaya, baka hindi ko ma... Anyway, check natin. Nag-generate siya ng layer. Nag-ano siya, nagre-render. Ayan. Kaya lang, medyo matagal. So, skip na lang natin. Nag-generate po siya ng parang. Okay, tanggalin na natin. Ayan, in-skip ko na. Kinilik ko po yung ano ito. Nagre-render siya kasi nag-generate tayo ng parang file nung 3D natin. Anyway, hindi na natin tatakal yung part na yon. At least nakita niyo kung nasa yung 3D space and paano gamitin yung basic niya. So, yun lang na lang po yung muna. So, ayun. So, lagyan natin ang isa pang 3D mesh. Tapos, ring. Or cylinder. Or sphere na lang. Ayan. Ayan siya. Oh. In-adapt niya yung materials ng 3D doon sa sphere. So, kung meron kayong soda, halimbawa, okay, para makita nyo rin gamitin, hanap tayo ng soft drink, so soda texture. Ayan. So, kunyari po, gumagawa kayo ng eto. Ayun, kukunin natin po yung sa Coca-Cola. Ayan. So, kukunin po natin to. Open link, new tab. Or edit natin to, or save natin yung nagpunta siya sa Blender. So kunin po natin yung texture. Ayan, eto po yon. So right click, save image as. Kunyari po gumagawa kayo ng product shot sa Photoshop, pinapagawa kayo ng kunyari meron kayong client na may bago siyang product ng soda o ng coke in can, soft drinks in can. So, yun po yung gagawin natin. So, ito po yung gagamitin natin. Atin pong i-crop lang. Ayan. Kaya lang yung taas. Anyway, ito lang muna yung side lang muna ang target natin. Ayan. So, medyo kinulang pa ng konti. Ayan. Enter sa baba.
Okay, done. So, punta tayo ng, lakihan ko lang muna konti yung image. So, naka 72, puro mga 120. Okay natin. Zoom all. Tapos, punta tayo ng 3D space, window, workspace. Okay na siya. Tapos, 3D, new mesh from layer, mesh preset. Meron po kasi dito ng ano, soda ito. So, kung halimbawa, gumagawa naman kayo ng packaging naman para sa pizza pie. Halimbawa, meron naman tayo dito ng box. Ayun siya. Oh. Ayan, box. Cube pala yun. So, ito na po yung ating soda. Hindi ko na nakuha yung sa taas. Hindi natin nailagay. Pero kung isinama natin, sasama pala din sa taas. Ayan na po yung soda natin. Ayan siya. Oh. So, subukan po natin isama yung taas. Open po ulit natin, soda. Ayan po. Ika-crop lang natin. So, mas mabilis yata mag-crop dito. Ayan. Copy. Ito tayo para paste. Ayan siya. So, ayan po. Then, filter. Oh, sorry. 3D, mesh from layer, mesh preset, soda. Check natin kung kukunin yung sa taas. Ayun na po, hindi kinuha. Oh. So, kailangan nating i-remap ng konti yung part na yun. So, at least alam na natin kung paano gawa ng soda can. Ayun na po yung ating ginawa. Subukan natin, undo. No, ayan. At least alam nyo na kung nasaan po yung paggawa ng mga ganong texture. Kasi kung i-remap natin, halimbawa, meron kayong picture ng soda, tapos i-remap nyo to, medyo pwede naman, kaya lang matagal kumpara dito na kunin nyo lang yung texture, tapos i-run nyo lang yung 3D. So 3D, new mesh from layer, mesh preset, soda, done. So gano'n lang po kabilis yung pag-remap. At least pwede nyo pang iikot yung soda ninyo. Ayan. So pasintabi po sa Coke, nagamit ko po yung inyong brand para po sa aming presentation. Ayan. So, pwede nyo na i-save yung inyong object. Okay. So, pwede nyo balikan yung materials para gawing metallic para meron kaunting reflection. So, punta nyo yung material. Ayan. No? So, metallic. So, nakita nyo po nagkakaroon ng highlight dito. Ayan. Yan po yung pagiging metallic niya. Ayun. So, reflection. Kung gusto nyo yung lagyan din, ito naman, no? Translucent. Asa wala siyang reflection. Ayan. So, yung metallic, ayun, meron siya. Ayan. And yung ilaw kasi medyo alanganin pa rin. So, check natin yung ilaw kung nasaan. Ito po yung ilaw natin, no? Infinite light. Ayan. Pwede natin ilagay sa tamang location kung saan natin gusto ilagay yung ilaw. Ikot. Ayan. So, naka-active po yung ilaw natin. Ito yun. Ayan. Highlight yung ilaw. Dito po sa layer, ya. Tapos, kunin nyo yung, magkakaroon siya ng light icon. So, ayan. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng parang GI or Global Illumination or Illumination or yung kulay ng ilaw natin, ito po yun, kulay. Ayan, sabi natin dilaw or pula. Ayun, nagiging red yung buga ng ilaw ninyo. Ayun siya. Andito yun. Nasa taas din. Pag nakasilik yung ilaw ninyo, nandun po yung color ng ilaw sa taas ng layer. Ayun. Shadow naman, pwede nyo pong i-refine kung gusto ninyo. Ayun siya. Ito. Ito naman shadow. Ayan. So much for doon sa ating 3D. Ayan. Back na po tayo sa ating another topic. Filter blur. So, pupunta naman tayo ng blur. So, new layer na po tayo or new drawing or new document. So, A4, A3, create. Ayan. So, tanong lang po kayo kung meron kayong question para sasagutin natin maya-maya. Okay. Target naman natin ngayon po ay yung tinatawag na blur. So, babalik po tayo sa ating workspace. Papalitan po natin ng essential. So, meron po tayong mga workspace. Take note po doon. So, meron tayong pang photography. Ayan. So, merong navigator, merong histogram. Meron din tayo tinatawag na pang painting. So, lalabas naman yung mga swatches natin.
baka kasi maiba doon sa nakikita niyo then doon sa Photoshop niyo. Ayan siya. Meron din tayong pang animation or motion. Magkakaroon siya ng timeline sa baba. Meron din tayo tinatawag na pang graphics or web design. Ayan. Gagamitin po natin yung pang graphics na to na workspace pagpunta natin ng Dreamweaver. Then, balik po tayo sa essential. Ayan, yung common or default na Photoshop. Open tayo. Filter, blur. So, meron tayong average, blur, blur, and so on hanggang sa baba. So, check natin. Open tayo ng file. Okay, itong part na to. Iisa yata. Okay, ito na ang nagmumotor. Ayan, so from Shutterstock po yung file. Gagamitin natin sa ngayon. So lalagay po natin ng motion itong ating object. So ikakat ko lang po muna. Ayan. So ang blur po ay yung parang pinapalabo ninyo yung image. So, ang blur naman ay nangyayari sa photography kapag nag-move yung object. And ang blur nangyayari din kapag nagpo-focus kayo sa object. Merong blurring na ang blur niya ay nasa background. Merong blur naman ang blurring niya nasa harapan. Kung ang focus mo ay background, yung harapan po ang nagiging blurred. Kung ang focus mo ay subject, ang background naman ang nagbablurred. So, may mga settings po yun sa photography. So, kaya lang, wala tayo sa photography, kaya hindi ko po ma-discuss para sa inyo yun. Anyway, tingnan po natin kung ano. Meron po tayong tiyatawag na depth of field. So, ayan. So, nagbablur din po yun. So, ito po muna unahin natin. So, dito, naka-static po yung image natin. So, gagawin po natin medyo dynamic. So, okay, kunin ko lang po yung image dito. So, kakat ko lang po muna itong part na to. So, Ctrl-C, Ctrl-B. Then, i-mouse out ko lang po siya muna sa ngayon. So, ito yung kukunin kong kakapik po siya. Ayan. Then, i-adjust ko yung kanyang level. Adjustment level. Ayan. Kaya na po yung ating level. So, yan po yung gagawin yung mask. So, ayan po yun. Nakuha ko na. Then, off na natin. Layer. Ayan na po yung ating channel. Ayan. Imamask out ko lang po yun. Ayan. Check natin. Reverse natin yung mask out na yun. Ayan po yun. So, ganun lang po yung masking natin. Kung natatandaan nyo po yung ating topic sa Photoshop, masking, ayan po yung ginamit natin. Channel, gumamit po yung channel. So, kung gusto nyo pong i-refine, i-zoom nyo na lang kasi meron pong natanggal dito. Ayan siya. Katulad po dito, ayan, natanggal. So, brush out nyo lang po yan ng puti. Reverse natin yung kulay, ayan, para po mag-restore. Kasi pixelated na po yung object natin, hindi na natin naayos. Ayan. Target lang naman natin yung mismong image, tsaka yun lang naman ang ano natin. I-restore ko lang po ito ng konti. Naputas kasi dito, ayan. Ayan. So, dito, lagyan natin ang line para mag-restore. Ayun. So, yung mga 3 siguro. Ayan. Nag-restore na yung motor natin. Ayan. Although out of topic yung part natin na ito, nire-restore ko lang po ng konti. Ayan. Then dito, may nabutas pa rin. Ayun. So, brush stroke. Ayan.
natin kasi inayos kanina, kaya basta na lang na, basta ko na lang in-apply yung masking niya. So, ayan po yung ano. Okay, so, ayan. Ayan, done. Hindi ko na tinanggal yung ano, yung Shutterstock na logo. Pasensya na po sa Shutterstock. Ginamit po namin yung image ninyo. Ayan. So, zoom all. Adapt na natin yung image. So, right click sa masking. Apply layer mask para po separated na siya. So, blurring po natin. Kasi kung bablur natin mismong object ito. Ayan. Ako dulo pwede naman. Ayan yung object. Yung layer. Then filter, 3D. Meron tayong, blur. Average blur. Ayan po yung gagawin niya. Wala siyang selection. Kaya hindi natin gagamitin. Blur. Wala rin siyang adjustment. Basta i-blur niya ng minimal na blurring. Ctrl-Z ulit. Filter, blur. Sunod ay blur more. So, second step ng blurring. Kumbaga, dinadagdagan niya lang. So, wala siyang selection or adjustment. Kaya hindi natin gagamitin. Ctrl-Z. Blur ulit. Box blur. Ayan yung gagawitin niya. So, ano ba yung box blur na sinasabi? So, check natin yung kanyang, ito yon. So, ito yung mga klase ng blurring. Gaussian blur, gagawin niya ay smooth effect, nice smooth effect ng blurring. Perfect for blurring specific point in an image in reducing digital noise. So, yun po yung Gaussian blur. Motion blur, kapag po nag-move yung object, kinuna ng camera, ayan, motion blur po ang tawag natin doon. Nagkakaroon ng para mga trail. Ayan. Motion blur helps to create a sense of motion, speed, and action in a picture. So, from static, ginagawa niyang dynamic yung image, lalo sa mga nagmo-move na mga object. Radial blur also create a sense of motion, but it create a zoom effect in camera. So, parang zooming naman ang nangyayari dyan. So, nakapokus sa isang object, pero nag-zoom in a certain point. Ayan. Average blur, color cast, inaayos niya. The blur tool works by taking all the colors in an image of selection and averaging them together. So, yung ginawa natin kanina na kinuha lang yung isang color, blur na. So, parang hindi siya magamitin. Field blur, sa mga naman to, mga landscape, ibablur mo yung certain space. I-blur mo yung top and bottom niya sa mga ganong case. Field blur ang tawag doon. Lens blur, box blur, ito yung ginagamit natin ngayon. Hindi masyadong quick way to blur a picture but doesn't always look very realistic. So, i-blur niya lang pero hindi masyadong realistic. Anyway, ito yung blurring natin. Ayan. Ganyan lang po yung gagawin niya. Okay, ayan na. So, ayan, nag-blur niya. Although wala naman tayong i-bubbler sa likuran, kaya hindi natin gagamitin sa ngayon. Ayan. Duplicate ulit. Blur ulit. Filter, blur. Ayan. Blur mo, Gaussian blur, kukunin natin. So, ang Gaussian blur ay parang box blur din. Ayan siya. Oh. May radius din. Na ginagamit namin pang-focus sa isang object. Kaya nang ginawa natin kanina, minus out natin yung subject para i-bubbler yung background. Kuha po tayo ng isang image para blurring doon sa likuran ang gagawin natin. So, advanced Photoshop. Okay, katulad po ito. Ayan, i-bubbler nyo yung gilid. Kunyari, ipo-focus mo dito sa item na to. Doon sa player, ito i-bubbler din natin. So, duplicate. So, ito po yung pinakang mabilis na blurring. Gaussian blur. Ayan na po, nag-blur na. Ayan. At tapos, i-mask out mo po yung, i-mask out natin yung, ito. Ayan. Soft brush. Black color. Ayan siya. Nga lang, hindi siya realistic yung blurring kasi una-una dito sa gilid dito. Ayan. Pero possible na pwedeng magamit just in case na kakailanganin mo. So, yun po yung purpose na kailangan nating i-mask out itong subject para yung mga edges niya hindi masyadong
naapektuhan ng blurring. Kasi masyado pong pag ibablur nyo ng ganyan, imi-mix out nyo yan. Ayan. Nagpipid yung ano natin, yung masking natin. Ayan. Konti pang adjustment, opacity. Meaning, nagpo-focus ka doon sa gitna. Kaya nilalagyan natin opacity yung pang pinipaint natin. Ayan, parang ganyan po yun. Ito yung original. Ito, minus out natin. Or blurring. Pwede rin naman pong ganito ang gawin nyo. Ayan, no? Lagyan natin sa ibabaw. Off natin to. Then, i-apply natin yung blurring. Filter, blur, kung anong huling ginamit. Ayan. Tapos, masking uli po. Ayan. Then, lagyan nyo ng gradient tool. Tapos, radial. I-focus nyo lang sa gitna. Done. Ayan na po yun. Adjust ang konti. Ayan. Ayan. So, halimbawa sa bola kayo nakapokus, bola yung tutukan ninyo, ayun, no? Kung sa subject kayo nakapokus, ayan, nagbablaring siya. Then, itweak nyo lang dito sa portion. So, yun po yung procedure bakit natin minamassout kanina para po ma-i-isolate natin yung subject. Channel, check natin kung ma-isolate natin. Ayan. Then, copy. Tapos, filter or image adjustment level. Ayan, adjust. Ayan. Kaya lang, hindi na masyadong maano na, complicated na yung background. Kaya baka hindi na natin makuha ng todo. So, hindi na possible. Kailangan natin i-crop na talaga. Okay, so yung po yung blurring na tinatawag. Blurring. So, balikan natin. So, ito yung nilagyan natin gradient. Ito yung minus out natin ng paint o ng brush. Subukan natin, lagyan natin ng motion blur naman. So, motion blur, kailangan natin i-isolate itong subject. So, doon tayo sa kabila. Ayan. So, motion blur, kung i-motion blur natin yung background, filter, blur, motion blur. Ayan. So, anong angle? So, yung angle nito, kukunin natin. Ayan. Tapos distance. Yung nga lang po, two-way kasi yung blurring nito. I mean, both side. Ayan siya. Ayan siya. So, ang procedure, lalagyan mo na ang masking para i-erase naman yung nasa foreground, nasa harapan niya. So, B for brush. Ito, i-erase po natin yung blurring dito sa unahan niya. Dapat po yung trail niya nasa likuran. Ayan. Ayan. Yun po yung purpose bakit natin in-isolate ito. Nilagyan natin ng masking o minus out natin yung subject. Kung wala ito, ayan po ang mangyayari. So, kung wala yon, ang mangyayari po, imamass out nyo pa rin ito, ibabrush out nyo lang itong portion na ito. Ayan. Parang ganyan po ang mangyayari. Ayan. Kaya affected na yung trails ninyo, hindi nyo na matitweak. So, yun ang purpose bakit natin nilagyan ito. Ayan. Ayan na po yung tinatawag nating motion blur. Okay, isa pa. Filter, blur. So, yung lens blur ay di natin ginawa. Check natin ang lens blur. Hanap tayo isa pang object. So, sabihin natin ito. Ayan. Filter, blur, lens blur. Medyo marami po yung ano ng lens blur. Ayan po. Meron siyang sariling tools. So, ayan. Ginagamit namin yung lens blur kapag pag-create po ng DOF sa mga 3D software. So, inilo-load namin dito sa ano natin dito. Ayan. Fair mask. So, sa ngayon, wala tayong magamit kasi isang object lang yung kinuha natin. So, kuha tayo ng focal point. Ayan. Kinilik natin dito, nakita nyo, nag-ano yung picture niya dito sa part na to. Click natin yung mukha niya. Ayan po. So, nakakaroon ng degradation. Invert natin. Radius naman. Ito naman yung radius natin. Ayan. So, radius. Hindi masyadong effective ang radius.
So, hindi masyadong gamit sa ngayon kasi wala tayong tinatawag na ito, yung depth map natin. Ayan. Turf, distance. Okay, cancel natin. Huwag natin magamit ang lens blur. Filter ulit, blur. Then, radial blur, parang motion blur, kaya lang po naka-concentrate sa subject. Ayan, go drop, yung adjustment, amount. Ayan, check po natin muna to. Ayan po yung blurring natin. Ulitin natin. So, ang magandang procedure po dyan, duplicate yung layer kung gagamit kayo ng radial blur. Duplicate yung layer, filter, then blur, then radial blur. Ayan, napasobra yung kanina. So, focus mo dun sa mukha niya, approximate sa mukha natin tatargeting kunyari. Ayan, or sa body. Okay natin. Ayan. Then, tsaka nyo lagyan ng mask out. Then, gradient na lang to. Ayan. So, combine natin ng brush para dito sa may head niya, sa paa. So, ayan po yung tinatawag na radial blur. Ayan. So, pangalan natin, radial. Sunod po ay, gamitin natin ang radial blur pa rin, pero naka-zoom naman. So, dinuplicate ko. Ayan. Then, filter, blur, radial blur, pero naka-zoom. Ito po yun. Ayan. So, ulitin natin, isa pa. Filter, radial blur, isa pa uli. Ayan. Then, lagyan natin ng masking uli. Gradient, body, brush para i-tweak natin yung mga gilid-gilid. Ayan. So, yan po yung tinatawag nating zoom. Radial blur pero naka-zoom. Ayan. So, radial na zoom. Ito naman radial na nakapaikot. So, kayo na po yung bahalang mag-select kung ano yung gusto ninyong ano. Tapos, kung gusto ninyong lagyan ito ng motion blur, kaya lang sa ngayon, parang nanggaling sa likuran yung movement niya, hindi galing sa side. So, mahirap lagyan ng parang motion trail. So, hindi na natin lalagyan. Okay, so, ito pwede pong lagyan ng motion trail. Okay, yun nga lang po, kailangan nyong i-crop out ito. Ayan. Crop out natin na konti. Done, copy, control victory. Tapos, ito yung lilinisin ninyo. So, hindi na natin lilinisin siguro. Filter, blur, motion blur. So, nanggaling ang movement sa likod. Ayan, naka-ingle lang konti. Ayan. Ayan siya. Oh. Nagkaroon ng blurring. Then, saka lang nyo lagyan ng masking. Ayan. Ingala po, kailangan yung i-blur din yung mga kasama niya kasi baka naka-steady yung kasama niya, siya dynamic naman yung dating niya. So, hindi rin applicable. Ayan. So, ganong case. So, kailangan nyo i-mask out nyo rin, kailangan nyo rin i-blur yung dalawa. So, hindi masyado kasi hindi masyadong hindi natin na mask out yung tao. Okay, so check pa natin kung ano pa yung pwede sa blur. Blur, motion, shape blur. Gagamit lang naman kayo yung parang shape niya. So check natin. Ayan po yun. Gumamit ng shape. So itong shape na to ay available dito sa baba. Halimbawa, eto. Mamimili kayo ng parang pang blur na nakamask out. Ayun siya. Ginamit niya yung hindi nakita kasi hindi naman masyado ano. Yung shape po yun ay asa ba yung shape natin? Ito yung mga ginamit, available na shape. Parang gagamit kayo ng isang shape dito na gagamitin niyang pang mask out. Para sa ginawa natin dito, dito nga lang pinintura natin. Pero dito, ginamitan ng shape. So, yun po yung ginawa dito. Hindi masyadong effective. So, duplicate ulit. Filter, blur. Smart blur, check natin. Ayan po yung sa smart blur naman. Threshold, quality,
mode, normal, edge only, or overlay edge. Ayun. Edge only. Ayun. Check natin. Ayan yung smart blur natin. So, okay to. Check natin. Hindi affected. Okay, parang nagkaroon siya ng ano, sketch effect. So, check natin nga to. Parang medyo interesting yun. Balikan po natin. Duplicate. Filter. Blur. Smart blur. So, napasobra yata yung blurring natin dito. Ayan, pwede nyong gamitin pala sa mga sketch effect. Ayan, okay natin. Ayan, medyo interesting yung blur na pang ito. Control I. Ayan, meron na kayong parang sketch. Anyway, pangitingnan. Filter uli, blur. Then, surface blur ay parang ganun din. Ayan, hindi masyadong ano. So, nandiyan lang yung tools para kung gusto nyo gamitin. Pero kung hindi naman usable, huwag nang gamitin. Ayan siya yung ginawa. Undo. Pinalaro nila yung buong ano. Parang nag-blurred lang siya. Okay, so check po natin yung gallery naman. Ano ba yung meron sa gallery? Filter gallery or blur gallery. Blur, ginagamit ko kung puho po tayo isang image na landscape. Okay, ito na lang. Ito. Ayan. So, bablar natin yung top and bottom. Ginagamit po dun ay filter tapos field blur. So, magkakaroon po siya ng ito. So, kunyari po ay bablar natin dito sa lagay natin. Ito po yung pin natin. Ito. Yung pong white dito ay effect yung amount ng blur natin. Ayan, no? Ayun, binablar natin. Kunyari, tinanggal. Tapos ibablar natin yung pa, kunyari. So, lalagyan natin ng another point. Yan, nagbablar siya dito, dito hindi. So, yun lang po parang pinofocus ninyo sa isang item. Kunyari dito, gusto nyo i-blur naman dito sa mga sa tao sa likuran. Lagay uli kayo ng pin. Ayan, nagbablar siya. Oh. Tapos, controlin nyo dito sa white na to. Ayan. Yung control na to, ito rin po yun, yung blur amount. Ayan siya. Oh. Parang multiple blur po ang dating noong tinatawag nating field blur. Okay natin. Ayan po yon. Original, ito ngayon. So, ginagamit po maganda yan sa mga landscape. Lalo, halimbawa, meron kayong mountain na gusto yung i-blur, yung foreground or yung background. So, yan po ginagamit yan doon. Check natin kung meron tayong makukuha na landscape. Okay, so wala. Kuha po tayo dito sa ngayon. Ayan, so check natin, mountain. Image. Ayun, nakakita na ako ng isa. Ito. Ito na lang. Ayan, high resolution kasi siya. So, save images natin. Buksan natin yon. So, nawala po yung image. Ayun. Okay. So, ibablar po natin itong baba. Ipo-focus natin sa mountain. Ayan. So, duplicate ang layer or convert natin sa smart object. Ayan. Then, filter, blur, blur gallery, then field blur. So, bablar po natin itong gilid na to, itong baba. Yung, ang focus natin narito. So, click natin. Ayan, tapos adjust yung blur. Ayan, click natin dito. Meron na pala dito kanina, ano? So, move na lang natin. Tapos adjust yung blurring. Ayan po yun, no? Nag-blur dito, pero dito sa background, hindi. So, kung gusto natin i-blur natin itong mountain, click natin ulit. Lagyan natin pin mark. Ayan, nag-blur na siya. Oh. Adjust sa konti. E dito rin sa gilid. Ayan, nakapokus lang tayo sa mismong gitna. Ayan siya. So, ganun po yung paggamit ng field blur. Balik na rin po natin. Undo.
O, baliktarin natin. I-click na lang natin yung mga pin na nilagay natin. Tanggalin yung blurring ito. Ayan, naging clear na po yung image. Ito naman, i-blur natin. Ayan. So, kunyari, ang focus po ng camera niyo ng lens ay dito sa paanan. Ayan, nag-blur yung likuran. So, yan po yung tinatag natin clear blur. So, ayan. Naka-ano po yan? Naka-smart filter. Pwede nyo pong i-off. Yan po yung gamit ng smart object kung gagamit kayo ng composition. So, blur uli. Filter. Gallery. Iris blur. Meron naman siyang ano lang, parang range. So, ito yung focus. Bawasan. Yung mga gilid naman siya, nagbablur na ngayon. Ibablurin niya yan. So, mula dito, papunta ron, ito yung gap ng dalawa. Ito, tsaka dito. Ayan, naka-blur siya ng todo. Naka-iris blur naman. Ayan. So, nakakaroon siya ng parang focus dito sa gitna. Ayan. Check natin dito or dito. So, hindi masyadong makita. Blur kasi yung gitna. Ayan. Ayan. Okay na rin. Okay natin. So, ayun. Dalawa na po yan. Yung blur gallery natin. Yung una, ito. Yung pangalawa, ito. Baliktad. Ito yung una. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Naiipon po yun kung naka-smart filter kayo. Filter uli. Then, blur gallery. Tilt. Path. Ito naman sa mga sasakyan na nagmumove. Na kunyari, lumiliko. Ayan, ginagamit yan. Spin blur, paikot naman siya. So, path blur, meron naman siyang path na gagamitin. Kunyari ay click 1, 2, 3, 4. Ayun. Yan po yung magiging blurring niya. Speed blur, so ginagamit siya sa mga sasakyan. So, kailangan natin humanap ng sasakyan ngayon. So, open muna tayo ng car. Pwede rin mga nakamotor. So, punta tayo sa blending mode. Kaya lang di siya lumiliko, ano. Dapat yung mga lumilikong sasakyan. Maganda po, lalo sa mga gumagawa ng composition sa gabi, yung mga car trails, doon po ginagamit. So, open po tayo ng car. So, para makita natin. Ito po yun, ayan, yung mga imigot na ganito. So, dyan po ginagamit yung mga path blur natin. Ayan. So, wala tayong car na masyadong ano, car. Okay, so, neglect lang natin. Pero, ang procedure po nun, so, balikan na lang natin yung motor natin. Ibabawas lang po tayo yung file. Ayan. So, path blur, parang ibablur niya lang yung ano. Okay, gawa natin to. Ito ay lagay natin dito. Ayan. Dito naman ay off na lang natin. Lagay tayo ng panibagong background. Gradient. So, gawin natin ayan. So, ito yung ibablur natin. Okay natin. Then, path blur natin. Filter. Gallery. Path blur. So, magkakaroon ka ng parang path ngayon dito. Ayan. So, kung gusto mo paano yung blurring nun. Kung hindi naman, create ka ng sarili mong path. So, ano ba ito? Pangalawa. So, kaya lang. Ayan. Tapos, blur natin. So, ang gagawin nyo po ay pukunin nyo yung path para doon i-shape yung blur natin. Kung mapapansin nyo po dito, eh yung blur, sumusunod yung sa path. So, maganda po yun sa mga motion trail. Lalo yung sa panggabi na ano na mga sasakyan. Ayan siya. Oh. Ito na yung isang, ito po, nakita yung path dito nung, yung blurring niya sumusunod doon sa path. So, maganda lang sa mga motion trail. Lalo yung kitang-kita yung ilaw, ayan, maganda pong gamitin yan doon.
okay natin. Ayan, nagbabasa. Ayan na po yung patlan. So, sabi ko, maganda lang sa gabing gamitin. Erase natin itong ibang portion. Ayan. So, at least nakita niyo kung paano gamitin. So, yan po yung pot blur na ginagamit. Ayan. So, hindi lang masyadong maganda yung dating. Pero, ayan po yung pot blur. Yung isa pong nahuling blur ay yung tinatawag nating spin blur. Gamit naman po sa mga gulong ng sasakyan. So, pakita natin. Open tayo na isang file. So, zoom natin. So, duplicate. And filter, blur gallery, spin. So, ayan po yun, no? Ayan yung blur niya. Ayan siya. Then, okay. Gamit sa mga gulong. Tapos, bawasan ng konti. Ayan siya. Lala kung meron kayong image na, bawa, bisikleta, hindi masyadong pansin. So, motor na mabilis. Pero gusto nyo makita yung pag-ikot ng gulong, yan po yun. Kaya lang, ano dito, hindi siya nadi-distort. So, yung distortion niya, okay, balikan natin. Parang pwedeng i-distort. Duplicate ulit. Distort natin. Filter. Spin blur. So, ito yung tinatawag kong distortion. Ah, possible po yung distortion. Ayan siya. Ayan. Okay natin. Ayan siya. So, check po natin sa ating subject. Blending mode. Ito. Kailang pababa siya. So, di masyadong makikita dito. Anyway, sample lang naman. So, ito po yung iba blur natin. Duplicate. Filter. Blur. Gallery. Spin blur. So, ito na po yung ating subject. Ayan. Tapos, i-drag natin. Ayan. Ayan. Ayan yung pag-aayos ng gulong. Kunyari, mabilis yung bisikleta. Ayan po yung spin blur. Ayan siya. Control 0. Ayan. Nagkaroon ng parang ano. Pero hindi applicable dito sa bisikleta kasi hindi naman ganyan kabilis yung gulong niya. Lalo ta sa mountain. Pero at least, yun po yung gamit ng spin blur. Ayan. Pwede din sa helicopter. Ayan, pwede po yun. Check natin, helicopter. Ayan. So, image. Ito, lagyan nyo ng blurring. Para kasing hindi, parang ito, ito na lang. Ayan. Parang dynamic kasi yung ano niya. Ah, static. Hindi gumagalaw yung ano. So, check po natin. Apply natin sa composition. So, helicopter. Ayan. So, duplicate po natin para mas madaling gamitin. Image. Adjustment level. Kukunin ko po kasi yung subject. Ayan. 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 Maganda yung ano niya. Maganda po yung masking niya ngayon. Ayan. Kitang-kita. Mask out natin. Or kahit hindi na. Ito na lang mismo. Maganda naman yung ano natin. Delete. Ayan na po yung masking natin. Ayan. So, lagyan natin spin blur muna. So, duplicate. Spin blur natin dito. So, filter. Blur gallery. Spin blur. So, ito po yung sentro. Tapos, i-deform natin. Ayan. Deform. So, dinideform natin yung natin. Yung range ng blurring natin. Ayan. Then, paikutin natin ang todo. So, ayan po yung ikot ng ating helicopter. Ayan. So, nagkaroon na pa ng ikot. Ayan. Ito yung wala, ito yung meron. Ayun, nagkaroon ng ikot. Then, gusto mo lagyan ng motion blur. Kaya lang, di naman ganun kabilis yung helicopter. Kaya maaaring wala na yung motion blur. Yun na lang, ano na.
spin blur na lang. So, yun po yung gamit na mga blurring natin sa Photoshop. Ayan. Okay, so back po tayo sa another topic, distortion. So, distortion po ay gawin natin sa next meeting. Jajump po tayo sa ibang filter. Ayan, kailangan po natin dito ng sample, ito mga to. Pero check po natin sa ngayon. Then babalikan natin next meeting. So, unahin natin yung unang distortion. Displace. Ayan po yan, no? Horizontal, vertical, tile, and so on. So, naghahanap po siya ng file para pang-display dito sa object natin. So, maganda pong gamitin yan sa mga katulad po, nag-create po kayo ng wood material na parang, anyway, sample natin susunod. Sa ngayon po ay hindi applicable. Pero check pa rin natin. Ang kulit ko ano. Save us po natin ito ng PSD file. Ayan. Ang kulit natin ano. Motorbike. Ayan. So, ayan po. Naka-PSD file po yan. Kasi yan po ang gagamitin natin sa distortion. Then, punta kayo ng filter. Distortion. Displace. Parang i-displace nyo po yung object. Yung motorbike natin. Ayan siya. Oh. I-displace nyo yung object. Ayan siya. Oh. Para nag-blurring lang, ano. Ayan. May maganda pong gamit yung displays natin. Later po natin gamitin. Papakita muna natin sa ngayon. Introduction muna na ngayon ng mga, eba nga ito. Pinch, parang, ayan, parang anahin nyo lang po yung image. Kukuyo mo siya ng konti. Ganun lang, oh. Undo. Filter uli. Solar. Polar coordinate. Ayan naman po ang gagawin niya. Parang paiikutin. Yan po yung ginagamit natin kung gumagawa kayo ng around the world. Parang nakapaikot. Polar coordinate. So, check po natin yun. Na-dispose ko na yata yung sample ko doon. Pa-check lang. Che-check ko lang po ah. Na Yahoo. YouTube. Tingnan niyo po yung ano, yung account ko na lang para makita din yung ano ko, yung sa around the world natin. So videos, yung pong sa COVID. Ayun, ito po. Polar coordinate po ang ginagamit dito. Kunin ko lang yung image. Gumawa na ang client. Ayan po yun. Ginamitan ng polar coordinate. So, ang gamit nyo lang po dyan ay kuha lang kayo ng image na naka-landscape o naka-panoramic yung mahaba. Then, iikot po yun ng ganito. So, gawin natin sa ngayon. Kailangan po natin ng panoramic image. Gawin na natin ngayon. Narit na rin lang. Ayan po yun siya. Oh. Ayan. Mga nakaganito halimbawa or dito. Ayan. Kutulad po ito. Kunin natin to. Save as, kaya lang mababa po yung resolution, pero okay lang, sample lang naman siya. Ayan, web file. Ayan, tuturuan po kayo magbago ng file. By accident po, hindi naman by accident. Minsan kasi mayroong mga images po na hindi siya downloadable. And iba po yung extension. Katulad po itong kinukuha natin ngayon. Nabuksan to rin, ano. Pag isa-save natin yung image, nakalagay po dyan, naka-web. Ayan po siya. Tuturuan ko kayo paano siya i-convert. Save ko muna siya. Ito yung panoramic niya. Hanapin natin. Ito na lang siguro. Ayan. Baka kasi naka-ano to. New tab. Baka kasi naka-royalty kaya hindi ko makuha ito. Yeah, naka-royalty po siya. So, gamitin natin yung low-res image. So, buksan po natin. Open. Then, hindi nyo po direct ang ma-open kasi dito yon. Ito siya. Oh. Ayan po siya, mag-error. So, ang gawin nyo po, kung na-download nyo ay web file or web PD yata ang tawag doon. So, po-convert po natin para at least meron kayong idea. So, tutorial, AutoCAD, Adobe, basan yung file. Ito po yon.
So naka ano po ang extension niyan, WPD properties po natin na W ito po 'yon, no? WEPD WebP ang tawag. So pupuksan po natin sa Paint. Double click, mag-open po sa Paint 'yan or right click then open with Paint. Ayan, nag-open na sa Paint. Then dito na lang po ayusin. Okay na 'yan, na-open na. So file save na lang po 'yan. Ayan, gayon yung JPEG. Done, okay na po 'yon. Drive D, tutorial, Photoshop, save. Okay. So, ganun lang po yun. Ayan, naging doble na po yan. Isang WebP, tsaka isang JPEG image. Meron po kasing ganun mga images na pag dinownload nyo, hindi nyo mabubuksan kasi nakaiba yung extension. So, buksan po natin yung file. Ito na yung file natin. Ito. Okay, open. Ayan, nag-open na yung file. So, ang kailangan natin dito, para ma-separate yung background tsaka yung foreground, kailangan nyo pong i-trim or i-mask out. I-separate nyo. Pero kung hindi, okay na po yan. Punta po kayo ng filter, distort, polar coordinate. Ang gagawin po niyan ay bibilugin nyo yung polar coordinate ito. Ayan siya. Okay natin. Yan po yung effect niya, no? So, i-reverse nyo lang po para... And kailangan po, no, separate natin. Ayan. Then, filter, distort, polar coordinate. Ayan. Pakita natin dito ng 50%. Ayun po siya. Baligtad. Paikot po yan. Ganun. Ito yung rectangular. Ito naman yung polar. Paikot. So, check natin yung rectangular. Ayun, paikot siya. So, distorted siya kasi kailangan po ang ano niyan, ratio ay naka rectangular, pero mas maganda po kung gagamitin yung ratio dito is naka parang cube. So square dapat po yung ratio. Ayan, so i-adjust po natin ngayon. Ayan. Then lagyan na lang po natin ng pillar yung itong taas niya. Gradient tool na lang siguro. Then gawa tayo ng panibagong Ayan. So, sample lang naman po ito. Ayan. So, ina-assume lang po natin na ito yung sky niya. Then, ito naman yung sky, mga cloud. Kunin natin. Ayan. Okay, sample lang naman siya. Para lang makita nyo paano ginamit. So, convert natin, duplicate, or merge layer, filter, distort, polar coordinate, tapos polar. Pakita natin sa 33%. Ayan na po siya. Rectangular, ayan na po siya. Iikot siya. Yung alam ko, kailan ng mga adjustment. Pero yan po yung ginawa natin. Doon kinagamit yung polar coordinate. Ayan. Pang-ikot doon sa item natin. So, pabisita na lang po yung ano natin para po doon sa in-depth ng polar coordinate, polar natin ng distortion. Pabisita na lang po yung binuksan ko kanina. Ayan. So, okay na doon sa part na yon. Hindi ko na pinakita kasi medyo mahaba-haba yon. Ripple ay ripple effect naman ang gagamitin. Ibig sabihin, gumagawa siya ng, okay, gawin natin. So, new layer, tapos G tayo. Ayan. Ripple effect, parang gumagawa ng mga wave. Check natin. So, amount, medium, size, small, okay. So, wala siyang masyadong epekto. Ulitin. Hindi masyado. Open the image. Ripple effect. Ayan. So, makikita sa mga may texture. Ayan siya. Parang tubig na
Kaya siya. Sa mga tubig, kung masyadong clear yung tubig niyo, masyadong banayad ang alon, pwede nyo lagyan ng ripple effect. So, ando natin. Babalikan ko po yung, ano, yung polar coordinate. Gagawa po ako ng materials para doon. Para makita, mas, para mas ma-appreciate ninyo yung part na yun. Shear naman ay nagsiship lang naman yung object. Yung texture niya. Yung pixel. So, hindi masyadong ginagamit. So, filter uli. Distort. Pero ay paikot nila naman yung image. Ayan po yun. Parang didi-distort lang. Ganyan lang siya. Ando natin. So, hindi rin masyadong ginagamit. Control-Z natin. Filter, blur gallery uli, or distort. Wave by, kikreate naman siya ng wave. Ayan. So, sa mga tubig din, ayan. Pwedeng gamitin. So, hindi masyadong magandang gamitin. Pero, next meeting po, gamitin natin yung wave. Gamit po tayo ng free naman po siya, free plugins. So, i-share ko na lang. I-share na lang natin. Ang tawag po doon ay plug. So, wala po sa ngayon dito. I mean, yung ating item na yon. Pero, check ko ngayon. So, habang nagpapahinga tayo ng konti, check natin yung inyong mga tanong. So, wala naman tanong. Okay. So, walang tanong. Balik ako dito. Ipapakita ko po yung ano yung gamit ng plug na plugins ng Photoshop. Mas maganda pong gamitin kumpara dito sa ating wave or ripple. Kaya papakita natin. Ayan, so naghahanap po yung aking computer. So habang naghahanap po yung computer ko ay tutuloy. Ayun, parang plot guide. Ah, meron siya. May nakita na siya. Open file location. Okay, hanapin na. Haya akong maghanap muna. So, direct ako lang po. Tapusin ko lang itong ating distort. Zigzag, gagawa naman siya ng zigzag effect. Ayun din. Parang dinidistort lang. So, sa ngayon, di natin makita yung mga usage niya. Ayan. So, ganun lang yung case niya. Ayan, mas maganda pa rin yung plug. So, gagamitin natin yung plug. Ayan. So, habang naghahanap. Ayan, plug. Flaming Pier plug. Ah, ito na po. Nakita na natin. So, check ko muna. Open file location. Ayun. Copy. Lalagay po natin sa desktop. I-share ko na lang po sa inyo to ha. Ilalagay natin sa comment section. So, antabayanan nyo na lang po ito sa comment section. Open archive. Ayan. And papakita ko ngayon paano gamitin. Since sa free naman siya, so papakita na natin. Ayan. Plug. Ito yung plug. Ayun na po ito. So kukopyahin ko lang po naman itong dalawa na to, itong apat. Copy. Ito po isa hindi ko sinama, pang 32-bit po yan. So ito lang yung kukopyahin ko. Copy. Tawa ng Photoshop. Program file. Adobe. Photoshop. Plugins. Paste. Continue. Escape natin yung Photoshop natin. No. No. Continue ulit. Eh, puro continue lang yung gagamitin nyo doon. Tapos na po yun. Then open natin yung Photoshop. Ayan. Part pa rin po siya ng filter. And pag po may nakita kayong post na baha, na hanggang paa yung baha, huwag po kayo maniniwala kaagad-agad. Papakita ko po sa iyo yung technique doon. Meron po mga fake news, mga ganun. Ayan, open po tayo ng file. Ayan, open tayo ng file. Kunin natin yung puno. Duplicate po natin. Filter. Ito na po yung plug natin. Ayan. So sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala kagad pag may nakita kayong baha. Horizon line. Ayan po yung baha. Ayan, done. Okay natin. O, ayan na po, bumaha na po yung ilog. O, bumaha na po dun sa may puno. So, sabi ko nga, huwag kayong maniwala pag may baha kaagad.
Then, lagyan natin ng kaunting mask out para dito. Ayan. Then, lagyan natin ng kaunting barn. So, filter pa rin po yung ginamit dito, ha. Ayan. Barn natin yung kaunti dito. Ah, sorry. Narito na pala ako. Ano? Right click, apply, then ayan. Kaya po yung blurring natin. Ah, blurring tuloy. Ah, flood. Open pa po tayo image. Check natin to. Halimbawa po ito, gusto nyo pabahain yan, duplicate natin yung layer. Filter, flaming, pure, flood. Ayan na po, pinahana dun sa area. Ayan, no? Ayan. Kunyari, nakita nyo. Ay, sir, bahana dun sa area, sa abinida. Ayan po yon. So, gamit lang po ay filter. So, ayan. At least nakita nyo paano gamitin nyo po yung flood. Check pa natin. Last sample. So, check natin. Blending mode. Saka makita ang maganda sample. Okay. Okay. So, wala. Wag na lang. Kuha na lang tayo ng landscape dito. City. So, check po natin. Pababahayin tuloy. Si Sir Rong kulit. Pababahayin yung ano, city street na lang. Street. Baba, may ginawa kayong render sa 3D. Tapos, pangit yung tubig. Ito, pwede nyo gamitin yung flood na to. Flood composition. Save image as. Ayun, download 3. Save image as. Yeah. Open natin. Ayun. Ayan. So, kung gumagawa kayo ng composition na may regarding po sa tubig, so, filter pa rin, flood. So, ito na po yung nagpa-flooding yung street. Ayan siya. So, meron po siyang adjustment, offset, perspective. Tapos, kung gusto nyo ay maano yung tubig, magalaw, so, waviness, ang tawag po doon. Kung clear naman siya, ito naman siya, waviness, babaguhin. Complexity, yeah, meron din. So, ayan po yon. Okay. Ayan na po yung tubig. Ayan, nagbaha na. So, masyadong nakamirror. Filter ulit, flaming pier, flood. So, share ko lang po ito para makita nyo na meron tools na ganito sa Photoshop. May available tools na ganito sa Photoshop. Ayan po siya. Oh. Nagbaha na dun sa area. Lubog na po yung karsada. So, yan po yung gamit ng ating flood. Ayan siya. Oh. Kaya sabi ko sa kanina na yung ripple ay kukunti yung gamit, pero yung flood, ayan po yung gamit. Original, ayan na po yung image. So, akala natin, akala nyo, nagbaha na talaga dun sa area. Yung pala, pinotoshop. Ayan, no? Ayan. So, ganyan lang po yung ating, ano. Okay, so much for that. Filter ulit, distort. So, wala na po tayo sa ating distortion. Sa noise naman ay pang ano lang po ito, pang add noise. So, parang gumagawa ka lang kayo. Pag masyadong smooth na yung object ninyo, so, lagyan ng smooth kung gusto nyong lagyan ng noise para pang ano lang po, pang parang hindi naman masyadong kitang parang inedit na yung Photoshop ninyo. Nilalagyan natin parang noise, parang rainy effect ang tawag. Ayan siya. Undo. Hindi masyadong kita yung mga noise. Okay, so sunod, filter. Noise. So, hindi ko na po i-session dito. Mga noise lang naman to. Ito naman yung mga pang-reduce naman ng baliktad naman to. Yung isa ay panglagay ng noise. Ito pang-reduce ng noise naman. Ayan po siya. Oh. So, i-smooth naman niya yung image ninyo. Ayan. Preview. So, hindi masyadong kita. Hanap tayo ng ibang subject.
noise. May mga picture kasing medyo noisy o grainy yung dating. Ito na lang si sample. So, filter, noise. So, baliktad rin natin, add noise. Ayan po yan, nakita nyo yung grainy effect. Ayan, ayan po yung noise na tinatawag. Duplicate po natin. Then, filter, noise, reduce noise naman. So, ayan ba, ano naman niya, babawasan naman yung noise. Kaya lang ito masyadong ano na po yung details ng noise natin, kaya hindi na kaya. Ayan siya. And gamit niya sa mga, lalo sa mga original picture na noisy yung dating ng, o grainy ang dating po ng image. Doon ginagamit yun. So, hindi ko na gagalawin o hindi ko na pupuntahan yung iba. Pixelate, color, halftone. So, pang effect lang naman siya. Copy natin. Filter, pixelate. Pang, yan po, ginagamit sa pixelation. Parang gumagawa ng screen. Ayan. Pixelate, halftone. Sa mga advertising po yan, makikita yan. So, for daw, okay. Ayan, no? Sa kung meron po dyan nag, sa advertising, ayan po ginagamit namin. Panggawa po ng mga transparency. Ginagamit sa mga desktop publishing, sa mga dyaryo. Ayan. Pag nag-apply kayo ng screen sa images, yun po yung ginagamit, mga pang-shading. Kino-convert sa pixelate, pinipixelate. So, sa ngayon, hindi gamit masyado. Crystallize. Ito naman yung image ng crystallize. Ayan. Ayan. So, baka may nakita kayong mga effect na parang QVC man tawag dun sa subject. Ayan po lang yung ginagawa dun. So, open tayo ng isa pang subject. So, blending mode. Ganda dito sa nagmo-motor. Ayan, maraming subject dito. Ayan, si Kuya, kunin natin. Filter. Pixelate, crystallize. Ayan po, parang cube yung dating ng mga object natin. Ayan siya. Oh. Ando natin, medyo abrupt. Pixelate ulit. Crystallize, bawasan. Ayan po yun. Oh. Graphical po ang dating o parang abstract. Ando natin. Filter, pixelate ulit. Yung facet naman na facet. Hindi masyadong ano, facet. O ayawang ko kung ano nila doon. Hindi masyadong gamit. Fragment. Ando, hindi masyadong gamit. Pixelate ulit. Mesotint. Fine dot. Long line. Ayan. Gumagawa lang siya ng mga line effect or dot effect. Ando natin. Naando po yung sa pixelate. Ayan. Tapos sa mesotint. So, long line. Sabi natin dot. Ayan. Pointillism. So, kung gumagawa kayo ng mga abstract na design na pointillism ang dating, ayan po yung ginagamit. Isa pa? So, fine dot, grainy, ayan, pointillism pa rin, no? Ayan. Undo, then filter, pixelate, mesotint, meron din mga line, mga stroke, ayan siya. Ayan, undo natin. So, magagamit natin yan later, paggamit natin ng action. Gagamit kayo tayo ng some effect na gagamitan ng kombinasyon ng mga yon. Filter, pixelate, so hindi ko na pointillize naman yung pointillism na ginagamit natin. Ayan, hindi masyadong ano. Anyway, at least nakita nyo na meron doon. Undo natin ulit. Filter. So, tanggalin natin pixelate render. Ginamit natin last meeting yung sa picture frame. Gamitin natin sa trees. Ayan po yung mga trees natin. So, meron tayong mga klase ng trees. Ayan po. Ayan. Bamboo. Ayan. Dahon. Leaves amount. Bigyan natin ng size ng leaves. Branches height. Branch thickness.
Ayan, default leaves. Okay, so meron na kayong bamboo. Tapos, arrangement. Okay na yon. Okay natin. Naka-PNG po yan. Ayan siya. So, kung gumagawa kayo ng scene, hindi siya naka-PNG. Ano? Hindi tayo nakapag-create ng layer. So, kung gumagawa kayo ng scene na kailangan ng mga puno, at eto, katulad ito, lagyan natin ang puno. So, new layer tayo. Filter. Render. Trees. So, sabihin natin yung bougainville yung gusto ninyo or may bulaklak. Diba? Maple tree. Ayan. So, medyo pangit lang tingnan pero magagamit nyo na pang backdrop. And configurable yung leaves natin. Ayan. Mamimili kayo lang dito. Ayan. Leaf size. Meron din. Leaf amount. Nandiyan po lahat. So, kayo na po yung balang mag- mix up dito. Ayan. Ayan. So, pag in-okay ninyo, mag-appear sa screen, ayan na po yung PNG file niyo. So, maganda lang pang backdrop. Pang close-up, medyo alanganin. At least, meron kayong resources na pwede nyo gamitin later on. Ayan. Pang backdrop namin sa mga render images. Ayan. Meron din dito na pinatawag natin sa render pa rin, filter, render. So, plane, para naman sa mga, a selected path is required to use sa filter. So, gawa tayo ng path, pen tool. 1, 2. Ayan. So, filter, render, plane. So, kakalat po yan doon sa path natin. Ayan siya. Ayan. Width. Ayan. So, candlelight. Mamimili na lang po kayo dito kung ano yung gusto nyo. Multiple frame. So, ayan. Parang, ayan. Okay natin. Para makita nyo kung ano itsura nyo. Ayan. Parang inano na siya ng nasunog na yung ating ano. Ayan. Kung gusto nyo lang gamitin. Pero kung hindi naman, okay lang naman. Ayan. Saka nyo i-enhance na lang. Ayan. Ayan. Nasusunog na yung ground. Meron po yan ng Photoshop. Ulit. Filter. Render. Nandun po yung sa plane. And ito naman ay mga clouds. So, clouds naman tayo. Ayan po yung gagamitin. Ano lang po siya, parang surface. Hindi siya yung parang cloud na gusto natin. Pero matutweak mo naman. Yung kulay, balikan natin po ha. Gaya nating black and white, yung ating foreground tsaka background na kulay. Tapos new layer, filter. Kung wala po kayong cloud, pwede po kayong gumamit ito. Ayan siya. Then gamitan nyo ng blending mode. Hanap kayo ng applicable. Ayun siya, pwede siya. Control T para mag-transform. Tanggalin na natin yung path na to. Ayan, layer, Control T. Ayan, meron na kayong cloud na sample. Although, pangit tingnan, pero matutweak naman natin. Masalt natin. Tagalin natin apoy. And baba natin ang konti yung cloud. Ayan. Then, tsaka natin i-mask out. So, ganun lang po. Kung in case lang po na wala kayong makitang cloud, pwede nyo pong gamitin yung sa Photoshop. Ayan. Ayan. So, yan po yung cloud ng Photoshop. Asan sir yung plugin? Si Sir Apple, naghahanap agad. Email ko lang po, message nyo lang ako direkta. Baka po pagalitan ako ng flaming peer. Doon po sa may gusto ng plug na plugin, message nyo lang po ako direkta para direkta ko pong sesend sa inyo. Ayan. So, okay. So, back po tayo sa ating topic ulit.
filter, cloud. So, yun po yung gamit natin. Different cloud, halos ganun din. Kailang command because selected area is empty. May ano lang po siya, kailangan natin ng parang selection. Kailang ganun din, parang cloud din naman siya. Kaya po siya. Different cloud. Empty daw eh. So, check natin dito. Ayan. Filter, render, different cloud. Ayun. So, pangit yung pangit tingnan. So, di gamitin. So, check pa tayo. Filter, render, Fiber. Ito naman yung gagamitin niya. Gumagawa siya ng Fiber. So, pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin sa waterfalls. Ayan. At least nariyan siya sa ano natin. Sa Photoshop. Filter ulit or render. Tapos sa lens player. Gagamit po tayo ng lens player. So, halimbawa po meron kayong image ng interior or exterior na render. So, open po tayo ng isang interior. Oh, ito na lang pala. Open tayo ng isang effect. So, kunyari itong image na to. Gusto mo lagyan ng lens flare dito. So, new layer, then filter, render, lens flare. Because the selected area is empty. So, empty raw yung ano. Gawin natin black yung ito. So, buhusan natin ng black. Papaliwanag ko po later kung bakit. Ayan, lens flare. Hindi po ako dedirecta sa image. Kasi kung dedirecta tayo sa image, hindi nyo na po mai-edit yun. So, ito yung image, filter, render, lens flare. Ito po yon. So, ilalagay nyo kung nasa yung flare nyo. Bawa dito sa may ulunan niya, brightness. Ayun, nagka-flare na siya dun. So, open po tayo na sa interior. Interior. Ayan. So, sa mga architectural po, ayan, pwede nyo gamitin. So, kunin po natin kay sa website po ni TAG Design, gagamitin ko lang po yung image ninyo para sa aming composition. Ayan, baka pagalitan tayo eh. Although, wala naman nakalagay na copyright, pero at least sabi tayo. Ayan. Ayan. So, kunyari, dito po, lagyan nyo ng lens flare dito. Ayan, mga effect. So, filter, render, lens flare. Ayan. So, hanapin nyo lang kasi maliit siya eh. So, hanap kayo na available na item dito. Ayan. Ayan na po yung lens flare. Ito. Isa pa. Filter, lens flare. Nga lang, mahirap gamitin. Ayun. Ayun, meron na siya. So, yun po yung paggamit ng lens flare. So, meron pong mas madali pong gamitin na lens flare para sa Photoshop. So, gusto ko pong i-introduce sa inyo, tinatawag ng Null Light Factory. Ayan po, for Photoshop. Ayan po siya. So, pwede nyo pong i-download. Nandito po yung website nila. Ayan o. Nasa Red Giant. Ito yon, Null Light Factory. So, magkakaroon po siya ng mga lens flare library para sa Photoshop. So, check po natin muna kung paano gamitin. Or kung hindi na ay sa mga susunod na lang, tutorial, baka meron. So, wala siya. Anyway, magkakaroon po siya ng library sa Photoshop ng mga... Ayan po, ayan siya. Ilalagay niya sa Photoshop. Check ko lang po yun sa Photoshop. Ha? Ito. Ito po yun sa Photoshop. So, papakita ko lang po kung ano yung pwede niyang gawin. Hindi ko na-download ngayon. And kaya papakita ko lang yung ano niya. Ito po yung sample. Ayan, may mga library po siya sa gilid na pwede niyong gamitin na lens flare para doon sa inyong scene sa Photoshop. So, pwede pong gamitin dito. Instead na gumamit kayo dito sa filter, then lens flare. Minsan po kasi mahirap gamitin. So, yan po yung tips na pinibigay ko. Or, gawa po kayo ng Photoshop brushes.
dito, para dito. So, paano gagamitin? Instead of lens flare, gawa tayo ng Photoshop brush. So, kunin natin yung white or black. Gawa po tayo ng, kung wala ditong star na brush, kung wala kayo, pwede kayong gumamit. Ito, katulad ito. Meron naman dito. Ayan, oh. Ayan, pwede na to. Right click, ayun, assorted brush. Nandun po yung parang star. So, ayan, gamitin nyo dito. Ayan, oh. Siyempre, gawin yung white. Ayan, meron na kayong mga effects. Ayan. Ayan, so meron na kayong parang, ayun siya, kumpara dito. So, nasa inyo na po yung kung gusto nyo gamitin. At least, naandun yung tools. Next po sa render ay yung tinatawag nating lighting effect. So, halimbawa po itong area na to ay kulang sa effects ng drop natin, yung spotlight dito sa area. Ayan. So, gawin po natin ng procedure. Gagawin ko po ay new layer. Pero gagawin kong black yung layer na yon. Ayan, letter G. Ayan. Tapos, filter. So, gawin natin puti yung ating ano, filter, render, lighting effect. Magkakaroon po yan ng ilaw. Ayan, hintayin lang po ninyo. Ayan siya, oh. So, mamimili lang po kayo dito. May spotlight. Ayan. Pili lang po kayo doon. Ayan siya. Available. Floodlight. Ayan. So, cancel po natin. Kasi black siya. Check natin kung new layer. So, filter, render, lens flare, o lighting effect. Ayan daw siya. So, kuha tayo ng panibago. Duplicate lang po natin yung image. So, filter, render, lens flare. Oh, lighting effect. Kakamali tayo lagi. Ayan. Ayan po yung gusto ko ipakita. Ayan. Ayan. Na-adjust po yung size. Ayan. Na-adjust po din dito yung hotspot niya. Ayan. Tsaka yung pagiging glossy niya. Tapos yung klase ng ilaw. Ito po yung klase ng ilaw sa taas. Meron tayong spotlight. Meron tayong fill light. Ito yung another na ilaw natin. So, move natin sa kabilang side. So, hanap po kayo ng location ng ilaw. So, kunyari dito. Effect lang po naman yan para sa mga wall kung hindi nyo po nagawaan. Ayan. So, dalawa na ilaw natin. Okay muna natin. Ayan siya. Ito yung original. Ito yung may ilaw. So, gagawin nyo, syempre, gamitin nyo ng blending mode. Ayan. Itutok nyo lang sa wall. Mas maganda sa wall. Kaya lang din na natin nalagyan. At sakita nyo kung paano ginawa yung lens flare na tiyatawag. Ah, yung lighting effect. So, duplicate nyo yung layer para malalagyan nyo po ng blending mode pag natapos na malagyan. So, ulitin natin. Duplicate yung layer. Ayan. Tapos, filter, render, lighting effect. So, ayan. So, move natin na konti doon sa wall. So, kunyari dito. Baguhin yung size. Pwede kayong mamili dito. Meron mga sample dito. Okay. Baguhin natin yung size. Hotspot. Ayan. Tapos, ayan. Nabago ko na po yung length niya. Tsaka natin ilagay dun sa may ilaw natin. Ayan. Tapos, bago yung intensity na konti. So, ito yung intensity, yung nasa gitna niyang white. Ayan. Okay. So, ayan, meron tayong dalawang sample. So, ito, move na rin natin to. Ayan.
Okay, may dalawa tayo sample. Nawala na yung aking graphics ng ilaw. Ayun. So, magbablock siya. Ayan, nawala. Nasira na yung ating graphics. Last. Ayan, nawala nga. So, render uli. Lens flare. Sorry. Lighting effect. Anyway, discover tuloy. Marami po yung type ng ano natin. I-ano nyo lang po. I-expound nyo lang po yung inyong dito, yung selection sa lighting effect. So, try nyo po. The limit of, ito na po yun. The limit of your video card drawing capabilities has been reached for the 3D scene shadow will be disabled. Ito na po yung, kasi mababa po yung graphics card ko. Kaya po ito yung naging image. Ayan po yan. So, kailangan nyo pong, pag ganito po ang case, tanggalin nyo po yung mga naka-open na file na sa Photoshop. Yan, yung una. So, tatanggalin po natin para bumalik yung ating, ayan. Pag natanggal nyo na po, i-refresh nyo lang uli yung Photoshop ninyo. Ayan. So, i-refresh. Sunod, last na move, i-type nyo po dito sa, ano nyo, sa start bar, sa search, percentage, temp, percentage, enter. Ito na po, kaya kailangan nating linisin kasi ito na po yung mga ginamit ng Photoshop. So, masyado na marami yung space niya. Ayan, so, didelete po natin yan. Ayan, para mabawasan. Pag po na-delete niya, tsaka niya po uli buksan yung Photoshop. In case lang po na mag-hang ang Photoshop ninyo. Kasi limitado po yung, kapag po limitado yung ano nyo, graphics card. Ayan. So, yung pong ibang area ay gamitin natin na next meeting. So, ano bang araw ngayon? Saturday. So, sa Friday po ay sa ating pong last part ng Photoshop. Open natin image ulit. Part 4 na po tayo sa ating ano. So, sabi natin, duplicate yung image. Ayan, duplicate. Tapos, filter. Render. Lighting effect. So, hindi pa po bumabalik yung aking, ayan po, may limit pa siya. So, active pa rin. So, kailangan mag-refresh ako or mag-reboot. Okay. So, balikan na lang natin yung lens flare na yun. O, yung tinatawag nating ito, lighting effect. Sunod po ay sharpen, shake reduction. So, sa mga photos po na medyo shaky yung dating ng image, pero po tayo yung shape reduction. So, i-click nyo lang po naman yan. Tapos, ayan po. Ayan. Babawasan niya dito. So, zoom natin. So, next meeting po ulit. Ayan, bumalik na. So, next meeting po natin itake na ulit yung ibang item. So, natitira natin yung lighting effects. Sharpen para po sa shake reduction tsaka pag-sharpen ng image. Stylize yung mga emboss and so on. Itong mga item na to. Video. So, wala na yung video. Hindi natin matatakil. Custom. Gagamit po tayo ng high pass. So, ito na po. So, mula dun sa render, lighting effects, pababa. Yun po yung gagamitin natin next meeting. And pag po natapos yan, gagawa po tayo ng isang composition gamit po yung mga tools na pinagdaanan natin. So mag-create po tayo ng composition na yung mga ipinakita ko before na sample. So hanapin ko rin, baka narito pa rin. And yun po yung gagawin yung project sa, hindi naman sa, after na po ng fourth meeting natin, fourth session. So gagawa po kayo ng composition na based sa isang picture, sa isang subject. Tapos, mag-create po kayo ng scene, halimbawa, fantasy scene, or mythical, or historical. So, from one image, gagamit kayo ng another element pagsasama-samahin sa Photoshop. So, i-consolidate nyo sa isang composition. So, kailangan po makita din yung mga adjustment. So, hindi lang yun na basta ipinatong nyo lang yung object. So, ganun po yung case. So, bibigyan ko po kayo ng instruction sa part na yun after na po ng port meeting.
So, ayan po. So, see you po sa next meeting or next session natin para sa part 4. And hope may natutunan kayo. And salamat po sa panonood. Back to you po, Ma'am Delcy. Ayan. Hello. Good evening na. Alas 6 na. Oo nga. Part 4 natin ay July 31, sa katapusan pala. Sa katapusan, matatapos ang ating training na ito, no? Photoshop Essential Training. Tapos, sir, ang output to be discussed after the fourth session? I-discuss ko po sa fourth session. Okay. So, after ang fourth session, bibigay siguro around 2 weeks para sa submission ng project. Doon na po sa album na lang po ng MechaniWeb, magki-create na lang po ng album. Huwag niyo pong ilalagay sa wala sa album kasi mahirap pong hanapin. Doon po sa mga viewer natin na gagawa na ang output, huwag pong ilalagay sa labas ng album. Sa album po kayo magpo-post para po madaling i-track. Kasi kung ilalagay niyo po kung saan-saan, tapos hindi ko alam na para pala sa session yon, mahirap pong mag-track down. At the same time, huwag pong kaligtaang mag-register kung kailangan po ang registration kasi doon po magbabase sa registration plus yung output. Baka po gumawa kayong output, hindi naman kayo nag-registered or vice versa, nag-registered kayo, wala namang output, ay useless po mangyayari. So, paalala lang po yon. Ayan. Wala pa pong link yung album natin, Sir Bricks. Sa port meeting pa tayo makakagawa ng album para sa output. Back to you, Ma'am Nelcy. Ayun, so see you sa July 31, alas 4 ulit. Yan, naka-like, follow, and join lang kayo para manonotify kayo. Tapos abangan nyo na lang yung ating album para sa output. And then yung mga, yun nga, as mentioned by Sir Ronel, magkakaroon tayo ng mga modules for August, no? Kasi last week na pala, no? Oo nga. Last week na, next week. Ang bilis ng panahon. Pasukan na next month, di ba? Sa Pilipinas. Oo nga. Papasukan ng mga bata. Ayun, see you August 31, alas 4 dito lang kay MechaniWeb. Hey, sir, may sasabihin ka pa? Yun lang po. And take note po, huwag pong kaligtaang mag-join sa Adobe Creative. Ayan, marami po kayo matutunan doon. Ayun lang po. Okay. See you po and good luck. Ayan, bye-bye. At tayo'y maghapunan na. Lunch pa lang kami dito. Ayan, pa-lunch na si sir. Pahapunan na tayo. O, sige, happy eating and see you sa 31. Bye-bye po!